Hello po, magandang gabi po sa lahat at welcome po muli sa ating family altar. Pali kami po pala ang Villar Orendain Family, ang siyang naatasan po para po sa araw na ito na magbahagi po ng salita ng Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, thank you for this day. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong na ito, Panginoon, na kami po ay makapagbahagi po muli ng salita. Salamat po sa pagkakataong na ito at privilege na ito na kami po ay magamit po sa inyo, Panginoon, awa Panginoon, ang inyong banal na Espiritu Santo ang siyang magbigay sa amin ng gabay at wisdom, Panginoon, upang may relay po namin ang inyong salita ng malinaw at maayos. Maraming salamat po muli, Panginoon. Wala mo po ang sumalita sa aming lagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan na ating pag-awit. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Growing louder as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Ayan, salamat sa Panginoon sa kanyang awitin. Pagpatuloy na po tayo at tayo po ay muna ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon at appreciation po sa bawat isa. Sino mo una? Thanksgiving. Appreciation. Papasalamat sa kapalina dahil sa kalakasan ng ating katawan. Pasalpon po. Minagaling na ang ating ubo. Lahat pang ito. Saka nagagawa ko ng lahat ng trabaho sa tindahan. Maraming salamat po. Saka ano ba? Appreciation. Ano? Appreciate mo. Lahat ng mga anak ko at saka mga kasama ko sa tindahan, si Pasita, pinsan ko, yung inaasahan ko, katulog ko sa tindahan. Salamat. Tapos na. Ako, appreciation ko sa kahit anong araw-araw man dumadating yung pagsubok sa buhay, andiyan pa rin na hindi siya nagpapahaya sa amin at sa mga pinag-aaralan. Kahit pa paano, kahit wala kami, ibig sabihin, may pera, pero yung kahit pa paano hindi mo mararamdaman na wala ka, masaya ka pa rin. Sa buhay mo, sapat ka, kahit na ganoon, tapos, pero nandun pa rin nandun pa rin na pinararamdam ni Lord na huwag kang mawala ng pag-asa. Nandyan siya, maghingi ka pa sa kanya, ibigay niya sa'yo. Doon, appreciate ko siya kasi pinararamdam niya sa akin na
ano, mabuti siyang ama para sa buong sa ano namin, pamilya namin. Wala rin kami sakit. Thanks God kasi nandoon na ginagabayan niya kami lagi. Appreciation ko naman, syempre, nandoon yung tumutulong din yung mga ano ko, mga amo ko at papa, binibigyan nila ako ng ano, baga kung may mga pangangailangan ko, ibig sabihin, ginagamit pa rin sila ni Lord para doon sa amin, ano, sa amin pangangailangan. Kung sabi ako, magaling nilang binibigyan sa amin. Kasi syempre, pag yung ang hearts mo, ano, totoo na nanghihingi ka talaga, hinihingi mo talaga kay Lord, talagang magbibigay at magbibigay siya ng tao na tutulong sa iyo. And ganun, appreciation ko din si nanay kasi kahit na ganyan siya, mag-i-help siya. Kung may moment ka o meron kami, wala kami, binibigyan niya kami, maluwag sa puso niya na naabot sa amin yung pangangailangan namin. Mga kaibigan ko, ganun. Yun yung thanksgiving ko. Ay, appreciation ko pala, yun. Pamilya na hindi talaga sa amin. Hindi kami iiwan sa panahon na mawawalan kami. Okay, ako naman po. Prayer thanksgiving ko sa Lord. Kami po ay wala pong sumisakit sa mga apo ko. Wala nakasakit yung mga anak ay mga apo ko. Yung mga anak ko, yung mga trabaho. Sa araw-araw ko, hindi po kami pinapabayaan ng Panginoon. At ako sarap din ako sa Panginoon kasi yung sa aking naging sakit, hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa mga pangangailangan ko, lalo na pagdating sa mga test at sa mga Panginoon. Hindi po nagkulang ang Panginoon sa akin at sa pamilya ko. Ganun din po sa appreciation ko naman yung mga anak ko po. Lalo na po si Lene, kasi po katuwang ko sa bahay. Tapos yung mga anak ko po, tinutulungan po nila ako sa mga bagay na hindi ko po nagagawa kasi gawa nga po ng aking arthritis. Kaya magpasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa amin, sa pamilya namin. Yun lang po. Ang thanksgiving ko kay Lord kasi dito mga nakarang araw may pinagdaan na talaga ako ng mabigat. Sobra. Nakakaiyak. Pero anong pa rin ako? Thankful ako dahil kasi hindi nagpabaya si Lord. Talagang kumilos siya. Talagang kung ano mo, baka ngayon wala lang kami. Sabihin mo na kang pagkakita dahil aalis sa trabaho o sana. Pero si Lord yung gumawa ng paraan para may makabalik ang asawa ko. Gumamit siya ng mga tao na pagbubus ng ano ng asawa ko para hindi siya umalis sa trabaho. Appreciation ko sa kay Lord pa rin, sa nanay ko, sa kapatid ko, sa inyo na andiyan kayo. Bagamat wala na akong kaibigan na yung katulad ng dati na ano, at saka yung isang kumare ko na patuloy na kahit di ako nagsasabi, lagi siyang nagbibigay, lagi siyang nandiyan. Hindi ako nagsasalita pero ginagamit siya ni Lord para i-bless ako. Bless yung mga anak ko. Alam niya yung parang kahit di ko sinasabi yung pangangailangan ko, parang alam niya. I-text niya ako, sabi niya, Glenn, punta ka dito. Nabibless talaga ako. Kaya lagi kong pag tuwing gabi pinagpipray ko siya. Na sana makasama natin din siya sa coach. Na ma-bless ko din siya, maano ko rin siya, di ba? Yun lang. Salamat sa Panginoon, sa kabutihan niya sa ating buhay. Yan naman po, mapusita po tayo sa ating pagpagpabahagi po ng salita ng Diyos. Sino po pwedeng, sino po ang manipuso ko na? Galing sa ilalim yung bubot. Ako ang, dahil sa ano tayo, 1:9 verses, verse 1-27, di ba? 19 verse, 19 verse 1 to 27. Ako ang napili kong verse 24 na dito kasi sign yun.
Verse 24, nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito, magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito uuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaan ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kausuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Yun, nandito na yung pinaghati-hati na nila yung mga damit. No? Para sa, parang inanong sa akin nandito yung message na to na as a Christian tayo, no, parang, kumbaga, Christian na tayo, hindi na tayo dapat makipagsapalaran sa ano. Kumbaga, dapat gumawa na tayo ng mga mabubuti sa buhay natin. Hindi na dapat tayo na, limbawa, alam mo naman na mali, no? Dahil sa, limbawa, dahil nga, dapat Christian tayo, alam na natin yung priority natin, tsaka hindi, meron pa yung bang, binibigay naman sa atin ng Holy Spirit dahil sa sobrang, syempre, hindi naman natin masasabi na lahat ay may kaya, lahat. Kasi darating sa buhay natin na minsan may, lalapit, may dadating sa buhay natin na pag alam mo yung hirap na hirap ka na, tapos alam mo namang mali, hindi natin dapat isapalaran yung ano natin na umano tayo doon sa maling gawain. Dapat doon na tayo sa tama, na alam mo naman na talagang maano tayo ni Lord doon. Kumbaga, wala na sa isip ko. Umano tayo, straight tayo, kasi hindi naman tayo pababayaan ng Holy Spirit. Kasi kung nananalig tayo sa Diyos, gagabayan tayo ng Holy Spirit na kung ano yung tama sa nagagawin natin. Kumbaga, kung ano man hirap na pinagdadaanan natin ngayon, kasi siyempre, huwag na tayong sumugal. Kasi parang sugal to yung sugalan na sila dito. So yung huwag na natin isugal sa mali. Straight, alam naman natin na magiging mabuti talaga. Saka, hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Kahit anong hirap, kumapit lang tayo. Kasi, sabi nga nila, magtiwala ka lang sa Lord kung ano yung ibibigay niya sa atin. Huwag na natin isuga yung ano natin, yung iano pa tayo ng ibang tao na Christian. O kaya pati yung ugali natin, dapat mabago na natin sa mga bagay na yun nga, yung sabi nga ni Pastor nung nakaraang Sunday na hindi ka na dapat pala. Mura dapat mabago na. Maayos na yung magiging ano natin as a Christian. Yun lamang. Okay. Ako naman po sa verse 10 to 11. Muling nagtanong si Pilato, ayaw mo ba makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan na palayain ka o ipapako sa Diyos? Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang yung sapagkat pinagkaloob sa'yo ng Diyos ang kapangyarihan iyan. Kaya't mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito sa harapan ko. Bali po ang ano ko po dito, ang tema ko po dito is, bali sa sitwasyon na pala ito, nakita ko po dito kasi na iba po sa, dito po sa Excel, sa scenario na ito, bali nakikita po kasi ni Pilato na wala nga po siya nakikita kasalanan si Jesus. Kaya nga po gusto niyang mangyari na palayain si Jesus. Kaya ngayon po, gusto niya ni Pilato na makipag-usap si Jesus sa kanya para bigyan siya ng alayaan. Pero hindi po siya kinausap ni ng Panginoon. Ang pag-usap sinabi niya po na kung saan man si Pilato ngayon sa posisyon niya na yan, noong time na ito, ay ang Panginoon na nagbigay sa kanya. Ang para po sa akin, ang nireflect po sa akin dito na ano man po ang posisyon
kahit sa ano man po kalagayan natin, lagi po nating isipin na ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ito. Kahit po na dumating po sa time na meron po tayong kakayahan na magbago ng buhay ng tao, pero itagi po natin. Katulad nga po ng gusto mangyari ni Pilato kay Jesus, pero hindi po yun nangyari dahil hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kumbaga po, dapat po maghahamol daw tayo at saka wag po natin isipin yung dapat po yung ang mindset po natin as Christian, isipin po natin yung makakalugod sa Diyos at hindi po yung nakakalugod sa tao. Kaya bago po tayo mag-desisyon sa isang bagay, dapat po natin itong ipagkatiwala sa Panginoon. Dapat po maging mapagpakumbaba lang po tayo, kasi katulad po ng Panginoong Hesus na katulad nga po ng ating Panginoong Hesus na siya po na bilang Diyos, binaba niya po ang sarili niya upang tayo po ay maligtas at binigay niya po ang kanyang buhay upang tayo ay ligtas sa kasalanan at kailan niya tayo sa kamatayan. Yun lang po at maraming salamat po. Nandito sa ano? Verse 27. Nang nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Dinang, narito ang iyong anak." At sinabi niya ng sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Ang siya ay pinatira ang alagad na ito sa kanyang bahay. Nakita si Jesus at ang kanyang ina. Tinawag ni Jesus ang kanyang ina. Sinabi niya, ito yung anak mo. Sabi ni Jesus, ito ang anak. Siya ang anak ni Maria. Oo. Tapos, in-acknowledge niya yung nanay niya na. In-acknowledge niya yung nanay niya si Maria. Tapos, malapit na siyang Malapit na siyang umalis. Kaya, sinabi niya, Nandikaw ka na. Saan ba ito? Ayan, sa last. Ito. 7. 19. Hindi, check ko. 27 lang. Ito ba? Yan. Ito. 14 lang yun. 23. Dito ka. Yan. 25. Ayan. Malapit niya siyang umalis. Sinabi niya sa alagad niya na sinabi ng alagad ni Jesus na narito ay mula noon siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ano yung chat nito? Kalawaran ka kung gusto mo para tingin siya. Tapos sinabi naman sa'yo. Sinabi naman ni Chasa yung kanina. Yung ibig sabihin na nagpapaalam si Jesus sa nanay niya. So ngayon, ang inaano niya doon, ako yung anak mo bilang tao, kasi release na siya bilang tao. Kaya nagpapaalam siya doon kay Maria na ako yung anak mo. Tapos ikaw ang ating ina. Tapos inano niya doon sa alagad na piniling, parang nagbiling siya. So, mawala man siya, alam niya na na-acknowledge niya na merong mag-care pa rin sa nanay niya. Merong pa rin mag-aaruga, merong magtatanggap sa kanya. Yun ba yan, Ay? Amen. Ano sa message ko?
Hindi, yun niya yung message. Ah, yung message. Ano mo doon na yung as... sa bilang niya, halimbawa. Oh, bilang ano message. Bilang yun na ikaw. Ano bang ano mo doon? Siyempre nalulungkot ako sa ano ko. Mm-hmm. Diba? Yeah. Kaya tayo mga Kristiyano, anong dapat natin gawin pag ganun katulad mo, ikaw, senior ka na, nanay kita. Mm-hmm. Masasaktan ka pag ako ang unang namatay, di ba? Mm-hmm. Iiwan kita. Mm-hmm. So ngayon, alam mo, na alam mo, as a Christian, merong mag-aaruga sa iyo ng pamilya natin sa church. Okay, oh. O, hindi ka papabayaan nila na. Yun yun. Yun. Sana ako na lang lahat. Ito naman. Wala. Meron magpapalapa sa ako. Oo, oh, yun. Yung mga alagad yung na. Mga, iwa, kasi, yung mga iwan. Kaya, to love people. To love God. To love people. Diba? Hindi tayo papabayaan ng... Tulad ng namatay sa tatay mo. Oo, oh, syempre. Oo, oh, alam ko yan. Na-witness ko yan na yung mga taga-church na kung gano'n. Na-witness ko naman. Ano? Sa kanila. Ilan mo pa pala. Na-appreciate yung doon. Nang ibig sabihin ni Jesus. Oo. Hindi man lang siya. Hindi man lang hindi man makaba yung pagkakasalita niya. Pero yun yung dahil. Yun ang ano ko. Yun ang ano natin. So, hey, una, sa... It's your turn na. Dalawang verse na yun. Verse 2 ako. The soldiers wove a crown of thorns and put it in his head and they put a purple robe on him. So, sa akin ang reflection ko dito, yung stand firm. Kasi sa lahat ng ginawa nila kay Jesus, pinaano kung ano-ano mga paratang, ito, mga paratang, mga pang... Oo, mga pananakot sa kanya. Kalmado pa rin siya. Hindi siya, ikaw bilang lalaki, malakas ang katawan mo, 35 years old lang something si Jesus ng mga panahon na yun. Kaya niya lumaban. Carpenter pa siya, malakas ang katawan niya kasi nagbubuhat siya naman. Pero, sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya, hindi siya, wala siyang panlalaban na ginawa. Kasi, inaano niya doon na naiintindihan niya kung bakit. Kasi kailangan mangyari yun, di ba? So, ano bang pinaparating sa atin dito nung mensahe na to? Sa akin, inaano tayo ni Jesus na maging, tayo din maging kalmado eh. Na huwag tayo basta pumatod sa mga kung ano man yung binibintang sa atin. Na alam mo na maging hindi totoo eh, di ba? Kasi hindi na tayo katulad ng dati na carnal yung, di ba? Kunting gibot, ganyan na. Tayo, dapat mga ano na tayo. Pakita natin sa kanila na hindi tayo ganyan. Hindi tayo level sa kanila. Dapat sila ang umano sa atin na, ay, ang bait na ni ganito. Hindi sa dahil mabait siya. Dahil sinusunod mo na yung ano ni Gigi. Diba? Oo. Tsaka yung ano, nandito rin yung pagpapatawad ni Jesus sa kanila. Na bagamat ganun ang ginawa sa kanila, tinatawad pa rin niya. Kaya tayo, ganun din tayo. Kung kahit anong kasamaan gawin sa atin ng ano natin, kahit mahirap, pag-pray natin sila. Pag-pray natin sila. Kasi, imposible naman na hindi tayo magkaroon din ng kasalanan niya, no, di ba? Kaya ipinagpipray, kaya nga tayo, nang misa nagpipray tayo na patawarin mo. Kaya, hindi mo nalalaman na nagkakasala ka na sa kanila, sa kapwa mo, di ba? Ganon. Yun tinuturo sa atin ni Lord. Pinapakita niya na kahit inano na siya ng tinig, hindi siya inibo. Sa iba yun, di ba, syempre, di ba? Ang sakit nun, eh, di ba? Ang sakit nun. Isipin mo na lang, imagine mo na lang. Tapos, pampanunuya yung paglagay sa kanya ng robe na inaano siya. Ito pala hari, oh. So, tangin lang ang ano. Diba? Kasi kung hari ka, dapat may mga alagad ka, may mga tutulong sa'yo na ano. Hindi ka dapat dinaganyan, hindi ka binabastos, hindi ka pinaparasahan, diba? Isa yung pag-ano na panunuya, eh. Pero, walang ginawa si Jesus. Kaya ibig sabihin, inaano sa atin dito ng Jesus na maging ganun din tayo na siguro, kalmado, pray lang tayo, pag-pray na lang natin kung sino yung mga nakakamat sa atin, mga nag-ano sa atin, mga nag-betray sa atin. Huwag na lang tayong pumatol sa kanila. Instead, mahalin na lang natin sila, pag-pray na lang natin sila, para makakilala rin sila. At may parating din natin yung mensahe ni Lord na mahal din sila ng Panginoon sa kabila ng mga kasalanan ngayon. Ano na lang? Ano na lang? So, wala na kayong ibang ano, at tayo magpapahinal na ano na. Meron pa rin siya sabihin. Yung kaya tiglen, nangyari na yun sa akin. Masarap din naman sa puso mo na yung, alam mo yung, pag
papakumbabang loob mo. Kasi nga, siyempre, Christian kami. Papakababang loob mo. Alam mo yung mararamdaman mo rin yung ano, yung sarap, yung feeling na ano, kasi tahimik. Oo. Kahit ano pang gawin ng kaaway mo, kasi lalo siyang ano eh, parang siyempre nakakapaisip siya, bakit ganun, di ba? Lalo kung ano, alam mo naman sa sarili mo na hindi naman na dapat siya. Kasi walang ano, walang sense para, oh, tsaka walang madudungi na maganda kasi gulo lang yan. Di ba? Masisira lang din tayo sa kasi. Yun yung na nangyari sa akin na kasi siyempre Christian ako nun. Parang inano ko na lang hindi na dapat siya. Sa mga kabataan, chill ka lang. Oo, hindi na dapat pa ano. Kumbaga, hindi na dapat iparamdam sa kanya kung ano yung ano. Basta, kasi no, ano eh, the more na calm ka, nagigigilalo niya. Oo, totoo. Lalong nag-reverse out yung galit niya sa'yo, yung ano niya sa'yo. Kasi hindi ka kumikibo di ba? Ito yung ginawa nila, hindi kumikibo si Jesus. Lalo nilang pinarasahan si Jesus, lalo nilang ano, nanggigilalo sila ng gumawa ng kung ano-anong bagay kay Jesus ng panahon. Panahon tapos, na yung ginawa ko, yun, niwas na lang ako. Ganun na. Kami, kasi ano na eh, nandun na yung konting-konti na lang, pero kasi para nga hindi mangyari yung mga ganun bagay. Ako na yung nag-adjust. Oh, kasi ano, dito naman kasi sa panahon natin ngayon, talaga masasabi mo, di, marami na masama. Masama ugali, masama ang ano. Ibig sabihin, ikaw nakakilala ka na, ikaw na yung magbigay ng ano. Magbigay tsaka, ng... Oh, tsaka hindi naman tayo perfecto. Hindi talaga pwedeng hindi natin yan mapapagulan. Pero kasi nga, tayo na anoint na, na-anoint na ng Holy Spirit. Oo. Makukundi ka naman ni, ano eh, di ba? Makukundi ka ng Holy Spirit na mali yun. So, dapat talaga gawin mag-pray ka, di ba? Pag-pray mo siya, sana. Huwag niya nang gawin yun ulit para hindi ka magkasala, para hindi magkasala, di ba? Yun lang, kasi eh, tapos ipaano mo kay Jesus na nahululugod ng Panginoon sa Diyos. Uwin siya, patulad mo, pinapatulad. Patulad yan, di ba? Yan. Ganyan yung panahon yung dinanong si Jesus, diba? Nasa ano na siya. Sakto talaga yung message natin ngayon. So, meron pa kayong takeaway? Pari ano, sa Raymond's back, puro sa Raymond's sa'yo. Kasi mas maganda yung nakuha mo ng Raymond. Pari ano, parang para sa akin, parang takeaway ko lang din. Kung ano man yung mangyari, either masama man yun o mabuti. Basta pagkatiwala natin, pagkatiwala lang natin sa Panginoon. Sa Panginoon, Diyos ang bahala sa lahat ng bagay na mangyari sa atin. Ano itong misa na to? Ano yung tinuturuan tayo kung paano tayo maging... Humble. Paano tayo magpatawad, di ba? Tsaka yung pag-pray natin. Kasi pag hindi tayo nag-pray, parang hindi natin kaya. Diba? Baka makagawa pa talaga tayo ng ano. Kasi pagka... Tsaka na nabibigyan tayo ng katuruan. Paano tayo, paano nga i-aano yung mga matatago yung mga ibali natin. Kasi bawat isa nilalabas yung tumuloy niya ng ano. Na isi-share. Yung puno pagpapumbaba. Papatawad. Okay na tayo? Okay na po. Malabat sa bisayang pastong. Ano ba yan? Wala yun. Hindi okay. Naman ako pasto. Pasto. Ako ba? Ako ba? Okay, sige. Tapos. Nag-away ako. So let's pray. Closing pray. Lord, maraming salamat po sa araw na to na kami nagsalo-salo at sa iyong gawain, sa iyong mensahe na binigay mo sa amin, naway mapamuhay namin ito, mabigyan namin ito ng justice, Panginoon, sa aming buhay na magawa namin ang iyong mensahe na binigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito na nagbigay ng oras para kami po ay magsalo-salo sa gabi na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Shout out po sa Joy Faith Family, sa ating mga pastors, sa ating mga deacons. Shout out kay Sister Ruth, sa aming mga leaders, sa aming mga kapatiran. Congrats kay Pastora Blessa. Congrats po sa ating Pastora Blessa. Ayun po. Yun. Shout out po sa lahat. Maraming salamat.
God bless po as pantilikin yung aming natin yung ating every Sunday meron kaming church no every 7:30 AM at saka 1:30 PM. Tsaka yung aming daily devotion at 6 PM. 6 AM. Sa ating music service Thursday, 6 PM din. Subscribe din kayo sa YouTube. Just like the Facebook page ng Joy of Pain. Para marami tayong Tsaka, subscribe my channel. Sabi nga ni That's for all tonight video. Thank you. Thank you po. God bless po sa lahat. Bye-bye po.